Maayong gabi sa tanan. Greetings from Mindanao. Yes, tayo po ay nasa Mindanao ngayon sa Pikaraman Bible Baptist Church, sa church na pinagpapasuran po ng ating mahal na kaibigan, Pastor Ray Sobrabas. Welcome po ang bawat isa sa Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Nagpapasalamat po tayo sa pamilya Sobrabas sa pagpapagamit po nila ng kanilang bahay para maging posible po ang ating pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Kagaya po ng lagi kong binabanggit sa bawat isa, tuwing meron pong opportunity na ako po ay makapag-ministeryo po sa inyo, saan mang lugar ako po mapunta, nais ko po na gamitin ang bawat pagkakataon upang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Yan po ay ang pagmamahal na nais kong ipahayag sa mga giliw nating taga-subaybay dito po sa ministeryo nito. Kaya sa bawat lugar na inyo pong kinaroroonan, sa anumang bansa na kayo po ay naroroon, muli po, dinabati ko po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. At ang ating po ang panalangin ay ang lagi't-lagi pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. So ngayon pong gabi nito, kami po'y nandito ng isa sa rason ay upang magdaos po ng funeral service, necrological service, para po sa umanaw na mahal sa buhay po ang mother po nila Sister Mylene. Kung tawagin ko po siya si Kapitana. And please do pray for the comfort of God para po sa family nila Ate Mylene. Kilala po natin ang Villa family po ay napaka-faithful at napaka-supportive po sa ating pong ministeryo at maging sa inyong lingkod. At ngayong gabi ito, tayo po ay bumabati sa lahat ng mga birthday celebrants. Uunahin ko na po sapagkat ngayong pong araw na ito, exactly today, si Brother Pyong ay nagse-celebrate ng kanyang spiritual birthday. Yes, ito po yung araw na siya po ay nanampalataya sa Panginoon. Kaya shout out kay Brother Pyong and thank you sapagkat ikaw ay encouragement sa bawat isa sa amin. Shout out na rin kay Miho, anak. Shout out sa iyo at sa mga kapatiran po natin dyan sa Japan. Siyempre pa, pag pinag-usapan ng Japan, lagi-lagi may isip po natin si Sister Dang, Sister Tessa, Sister Angel at ang ilan sa lahat ng mga kasamahan po natin dyan. Of course, ang ating pong evangelist sa Japan, si Pastor Robert Verba. Shout out sa iyo, Pastor Robert, at si Preacher Sir, at si Pastor Mark J. Loyola. Isa shout out na rin po natin, si Missionary Mark Evasco. Naging bisita po natin siya noong Sunday sa ating pong church. Ano po? And please, ipag-pray po natin sapagkat mukhang good news na na-aprubahan po ang kanyang missionary visa. We praise the Lord para kay Missionary Mark Evasco. Okay, so ngayon pong gabi ito, sa mga birthday celebrants natin, we would like to greet them all. Si Pastor Peter Reyes, happy birthday sa iyo. Ganun din po si Michael Viernes. So, preacher, happy birthday din sa iyo. Ganun din po si Maylee Aquino, nagse-celebrate ng birthday ngayon. Si Belinda Mercado, happy birthday Belinda Mercado. Si Sister Patricia Reblora, happy birthday. At syempre pa si Sister Marian Magpayo Santos, happy birthday. At nais ko po na mula sa Living Water Baptist Church Paris, nagse-celebrate din po ng birthday ngayon ang magandang nanay po ni Ma'am Alma Alcesto. Walang iba kundi si Mami Betty Alcesto. Happy, happy birthday po, Mami. At sa lahat po ng mga birthday celebrants, exactly today, ang feasting po ay bumabati sa inyong lahat at ang aming panalangin, higit pang mabungang taon, kalakasan, kalusugang maayos sa biyaya ng ating Panginoon. Enjoy your day, enjoy your celebration.
At ngayon po, kung meron kayong mga prayer request, and pagpasensyahan po ninyo sapagkat ang setup po natin, hindi ko po mababasa ang inyong mga pangalan. So please understand, pero shout out po sa lahat ng naka-tune in na po ngayon dito po sa ating Feasting on the Divine Verses. Maybe yung ilan po nag-iisip, too early sapagkat 6:30 tayo sa ating pong Feasting on the Divine Verses. Pero ngayon po, sa kagustuhan po ng inyong lingkod, ako po makapag-ministeryo sa inyo because by 8 o'clock, kailangan po na po mag-preach doon po sa final night po ng burol po ni Kapitana. Kaya pagkatapos sa pagkatapos po nito, bibiyahe po kami, siguro mga around more or less 30 minutes po yan. Napupunta po kami doon. So kaya please keep on praying for me and I would like to thank you all, my prayer warriors, thank you so much sa inyong pong patuloy na pananalangin sa inyong pong lingkod. At ngayon po, kung meron kayong nababasang comment sa mga prayer request po ng ilan sa mga kasamahan po natin, pakisama niyo po sila sa inyong pong panalangin. And if tonight or today you are celebrating your wedding anniversary, happy happy anniversary po sa inyong lahat. At nais ko rin po magpasalamat kay Paso Ray Sobrava sa pagtitiwala sa pagkakataon na ipinigay po sa inyong lingkod upang makapag-ministeryo sa kanila pong gawain. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga bumubuo ng Pikarangan Bible Baptist Church. Shout out po sa inyong lahat. In fact, ang tatalakayin po natin ngayong gabi ay inspired nung pong message na ibinahagi ko po sa inyo. Kaya kung may mga taga Pikarangan Bible Baptist Church, please tune in lang po kayo. Nag-stay po kayo hanggang matapos po ang ating feasting because I am so sure. I am very sure na ito po'y additional blessing po para sa inyo. Alright, sa gabing ito, muli po, magandang gabi sa bawat isa. Atin na pong ipagkatiwala sa Panginoon ang ating pong pagsasalo-salo sa kanyang banal na salita. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, thank you so much sa muling pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Una, sa iyo pong pag-iingat na makarating po kami dito po sa Mindanao. At ganyan din po, dakilang Diyos, sa iyo pong traveling mercy. At ganun din sa lahat ng ginawa mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa napagandang accommodation po ni Pastor Ray Sobrabas, ni Ma'am Gemma at ng kanilang pamilya. May you continue to bless them, their family, their businesses, Heavenly Father, and the ministry that you entrusted to them. Thank you so much sa kanilang pong generous heart, sa kanilang hospitality, at sa iyo po kami nagtitiwala na ikaw po ang siyang patuloy na magpapala sa kanila. Ngayon din po, nais ko pong patuloy na ilapit sa iyo ang pamilya po nila Kapitana, lahat ng kanyang nahulila. Hiling ko po sila Ate Maylin, ang buong pamilya nila, si Ate Leia, at ang lahat ng bumubuo sa kanila pong pamilya at kamag-anakan, lahat po ng nahulila sa kanyang pagpanaw, dakilang Diyos, hiling ko po ang comfort na ipagkakaloob mo po sa kanila. Dakilang Diyos, gabayan mo rin po ang magiging pangangaral ko po ngayong gabi sa kanila po para sa final night ng pagbuburol po at paglalamay sa kanya, dakilang Diyos. Hiling ko po ang paggawa mo at ang pagliligtas mo ng mahalagang kaluluwa. Lord, ngayong gabi ito, hiling ko rin pong patuloy ang lahat ng mga may karamdaman maging sa bawat isa ngayon, nakapiling po namin na posible po na meron po silang physical battle, lalo na po si Pastor June Ortega. Lord, we pray that you will continue to strengthen him. Please, bigyan mo po siya ng panatag na isip at tatag ng kalooban at ang iyong biyaya po ay pasaganahin mo sa kanya hanggang sa ma-accomplish po ang bypass operation. And I pray that you will give wisdom to all doctors na titingin po sa kanya at ang procedure, maging matagumpay po dakilang Diyos at ang provision mo rin po para sa mga kakailanganin po nila. Sa iyo po kami nagtitiwala. Ikaw po ang aming Jehovah Jireh, the greatest provider. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, the greatest healer. Kaya completely sa iyo po namin ipinagkakatiwala si Pastor June. Si Sister Ida, ang ating mahal na kapatid, patuloy po ang aking panalangin ng pagpapalakas mo sa kanya at nawa maging maayos na po ang kanyang shoulder, Panginoon. Hiling ko po na maging normal na po ito. Ikaw po ang humipo sa kanya ng iyong makapangyarihang kamay. Lord, dalangin ko rin po si Maricel Consina na nawa ikaw nakitang Diyos ang patuloy na magbigay kagalingan sa kanya. Palakarin mo po siya at ibigay mo po ang kanyang heart's desire, Heavenly Father, at ang kanyang patuloy na panalangin sa iyo.
lahat po ng may karamdaman, abutin mo po aming dakilang Diyos. Ganun din po aming Ama, hiling ko po ang merong mga financial struggles, nawa sila po ay iyong tulungan, ikaw po mag-provide para po sa kanila. Ganun din po aming Ama, ang mga merong pong presenting problema na kinakarap ngayon, may you give them wisdom, O God, para po sa solution ng mga problema po ng bawat isa. At ngayong gabi, O Diyos, ipinagkakatiwala po namin ang aming magiging pagsasalo-salo sa iyong banal na salita. Umaasa po ako, O Diyos, na ito po ay magiging hamon sa bawat isa, paalala po sa bawat isa po sa amin. May you continue to fill with your Holy Spirit and give me wisdom and power and boldness and love as I share your words, Heavenly Father. Thank you for blessing this online ministry, O God. At lahat po ng mga faithful na talagang tumatangkilik, sumusubaybay dito po sa ministeryong ito, nawa ang impact ay makita at mahayag sa kanilang mga buhay. Kaya nakilang Ama, aming Panginoong Diyos, ipinagkakatiwala ko po sa iyo patuloy ang iyong patuloy na paggawa, ang iyong makapangyarihang pagkilos sa bawat pagkakataon ng salita mo po ay aking ipinapangaral. Muli po sa iyo ang aking pagtitiwala, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. So, alam ko medyo nanibago po kayo, una sa oras at syempre pa doon po sa ating setup. Pero napakaganda po ng bahay na ito. Ano po? So, blessing ng Panginoon. Magbigyan ko lang po kayo ng idea. Si Preacher Larry Villa, ang isa sa faithful supporter ng Living Water Baptist Church, ang ating pong member, ang ating pong preacher, sa totoo lang po, ang isa sa unang-unang nakahabon sa buhay po niya sa pagiging Kristiyano ay walang iba kundi si Pastor Ray Sobrabas. Kung paano pong ang Panginoon ay kumilos sa kanyang buhay, isa po sa malaki ang naging habon sa kanya ay ang patotoo po ni Pastor Ray Sobrabas. Kaya naman, hindi ko pa siya kilala personally, but because of the testimony of Preacher Larry about him, talagang kilala ko na po siya. And not only that, even the many pastors na narinig ko po na nagpapatotoo patungkol sa kanyang puso sa ministeryo, ito po ay naging dahilan para mas maging magaan ang aking pong kalooban. At ngayon po, I'm very happy na nabigyan po ng pagkakataon ng makapag-ministeryo dito po sa online ministry natin, dito po sa mismong kanilang tahanan. Busog po kami lagi, at yun po yung dahilan kung bakit yung post ko po kanina. Kasi kahit to sabihin natin kuya, pero ang sarap po ng tulog ko, ang sarap ng gising ko. Alam nyo, hindi po pwedeng doon lang sa sarap ng tulog tayo magpapasalamat. Magandang magpapasalamat din po tayo sa sarap ng gising. Dahil baka sa sarap ng tulog, hindi na gumising. Ano po? So, kaya ang sarap ng tulog, ang sarap ng gising, at syempre pa, ang sarap ng kainan. Breakfast pa lang, talagang busog na po kami. Kaya, pasalamatan niyo po mga members, ang pamilya Sobraba sa ginawa pong pag-aalaga po sa amin dito. Of course, sila Preacher Larry at Imaylin, Sister Leia, at ngayon po, excited rin po ako na makapag-ministeryo po sa kanila. Now, this time, I believe, ready na po tayong lahat. At kung ready na po kayo, nais ko pong buksan ang inyong mga Bible. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians chapter 9. Again, ito pong message na ito ay message na nabuo ko rin po doon sa concept ng mensahe na naibahagi ko po. Yung have a goal like Paul. Yan po yung message na akin po na-share sa mga taga Living Water. Eh, hindi ko pa po na ibabahagi po sa inyo yan, pero I hope na sa leading ng Panginoon, may bahagi po yan. But kung makikinig po kayo ngayong gabi, ay para nyo na rin pong narinig yung mensahe na have a goal like Paul. Pero ang tatalakayin po natin ngayon, mula rin po sa the same text na ginamit ko po. Alright, shout out po ho sa mga taga-Victory Fundamental Baptist Church, ganun din po sa Living Water Baptist Church, at sa Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches. Shout out po sa inyong lahat, at ganun din sa mga ministries natin, missions natin abroad, at sa mga mangangaral ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 9, babasahin ko po from verse 24 hanggang verse number 27, pero sa sentro po tayo sa verse number 26. Alright? Ganito po ang sabi ng Bible.
Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Ito po ang pinaka-key text po natin. Verse number 26. I, therefore, so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beat at the air. But I give under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, may you continue to guide us and bless us as we study your word. Help me and empower me, O Lord. Give me wisdom and fill with your Holy Spirit. I would like to commit to you myself and even my preaching, Heavenly Father. For all of these things I ask, in Christ's most precious name, amen. Amen. All right. So again, ang pinaka-key text natin, verse number 26. So ito po ang naging conclusion ni Apostol Pablo. Matapos po niyang sabihin yung comparison na dito raw po sa mundo, sa mga paligsahan dito sa mundo, ganoon na lang ang pagsisikap ng mga tao. Ang example ko nga dyan, like basketball competition, yung pong mga football o anumang mga klase ng sports, yung mga tao po nagpapakahirap, nagtetrain na mabuti, and then handang masaktan, matindi po ang kanilang pakikipaglaban, pero ang matatanggap nila, corruptible crown. Diba? Ang kanilang ipinaglalaban, yung gantimpalang nasisira, and then the Apostle Paul pointed out, but we are incorruptible. So parang sa logic, kung yung mga pang-temporal, ipinaglalaban mong matindi, edi lalo na po yung mga bagay na pang-eternal. Yung pong mga bagay na espiritual. Yung pong mga bagay na kung saan talagang kaugnay po sa ating Panginoon Diyos. Kaya ngayong gabi, ang sabi niya sa kanyang conclusion, dahil na-realize niya na lahat ng matatanggap ng tao sa lupa, corruptible yan, pero yung matatanggap natin galing sa Diyos, incorruptible yan. Kaya ang conclusion niya, sabi po niya, I therefore so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beat at the air. At gusto ko pong kunin ito na magiging titulo po ng mensahe po natin. Ang title po ng message natin ngayon, mga ka-feasting, don't just beat the air. Huwag po tayong sumuntok lang sa hangin. Alam niyo po, ang suntok sa hangin, it is an idiomatic expression na kung saan po itong expression na ito, para bang nagpagod sa wala, nagpakahirap sa wala. Yung bang gumamit ka ng lakas, ng lahat-lahat mo sa isang bagay na napunta lang din at mapupunta lang din sa wala. So the illustration is very consistent na itong illustration na ito ginamit ni Apostle Pablo to somehow made up the minds of the believers. Diba? Hindi lang po sa mga taga-Korinto, kundi tayo rin. It is good to made up our mind na kung sa lupang ito, nagsisikap tayo, nakikipagpaligsahan tayo, nakikipagsakitan tayo para lang tumanggap ng putong na nasisira, eh dapat po mas ma-realize natin na ang dapat ipakipaglaban, ang dapat nating pagsumigasigan ay yung mga bagay na meron pong eternal value at ito po ay ang putong na hindi nasisira. Nung sinabi po ni Apostle Pablo, I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. In fact, very striking sa akin ito eh. Kaya nga nung nag-iisip po ako na maganda magiging title, diba? Ang isa po sa title na naisip ko, do not run in vain. Huwag kang tumakbo ng walang kabuluhan. Run that you may obtain. Yan po yung mga title na napakaganda po na po pwede natin gamitin using this text, using this passage. But again, ako po ay lumundo sa title, Don't Just Beat the Air. Ang sabi niya, I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beat at the air. At i-enjoy po natin yung pong napagandang punto ng ilustrasyon na ito o nung comparison na ito na ginamit ni Apostol Pablo. So sa isang boxer, alam po natin na kahit na mag-practice siya ng strength, importante na yung lakas ng suntok niya may tatamaan. Dahil kung siya ay susuntok ng malakas at sa hangin lang tatama, ang naapektuhan nito ay ang kanyang sarili. Ang ibig sabihin,
mauubos ang lakas, magagamit ang lakas ng walang naiaaccomplish. Sa palagay po ninyo, mga minamahal, kung mag-i-evaluate po tayo ngayong gabi, sa usaping mananampalataya, tayo po ba ay hindi sumusuntok lang sa hangin? Maganda po kasi na sa concept pa lang na ito, ma-realize nyo na kung ikaw ay dadalo sa pagtitipon, maganda po sana na ang pagdalo po natin sa pagtitipon ay valid and counted and acceptable sa Panginoon. So kung ikaw ay dumalo na mali ang motibo, kung ikaw ay dumalo na mali ang paraan, ikaw ay dumalo pero parang suntok sa hangin. Kung ikaw ay mag-offer, katulad po ni Cain at ni Abel, tiyakin mo na ang offering mo ay tatanggapin ng Diyos. Dahil baka mamaya, ang pagdalo mo, suntok sa hangin. Ang pag-offering mo, suntok sa hangin. Ang pag-special number mo, suntok sa hangin. Ang pag-hayo mo, suntok sa hangin. Ang lahat ng mga ministries na ginagawa mo, baka suntok sa hangin. Okay? So it is good to somehow be enlightened sa pamagitan po ng message na ito. Kaya I would like to share three things. At kukunin natin sa mismong mga talata. Balikan po natin. If you have your Bible with you, sundan po ninyo. Pansinin niyo kung muli. Ang sabi po ng verse 24, okay? And verse number 25, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. Tingnan niyo po yung sabi sa last phrase. Ano po? So run that you may obtain. This is about stable decision. Kailangan mo ng matibay na kapasyahan na ikaw ay tumakbo para ikaw ay magtamo. So the reason why the Apostle Paul used that statement, it is because of the fact na ang clear picture ng ating pagka-Kristiyano, bawat isa po sa atin ay may takbuhin na dapat takbuhin para sa Panginoon. The idea is very clear in Hebrews chapter 12. Verse number 1, wherefore we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So malinaw po na sa talatang yan, ang clear picture, every believer, meron po tayong takbuhin na inilagay ng Diyos na dapat po nating takbuhin. And we need to be stable in our decision na tapusin at takbuhin po natin ang takbuhin inilagay ng Diyos sa harapan natin. Yan po ang napakagandang bagay na makikita natin kay Apostol Pablo. Remember, in Acts chapter 20 and verse number 24, when the Apostle Paul said, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Ang sabi po niya, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So it is good na tayo po, like Paul, maging stable sa ating decision na kung ano yung kalooban ng Diyos, gagawin natin. Kung ano yung tawag ng Diyos, susundin natin. Kung anong utos ng Diyos, susundin po natin. Kung anong kalooban ng Diyos, gaganapin po natin. Okay? Stable decision. Pagka sinabi natin stable decision, kalakip na po nito ang ating masasabi nating dedication and determination. Na anuman ang mangyari, we will just continue on. Okay? Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtakbo. Sinasabi ko na po sa inyo to, mga mananampalataya, na sa usapan ng takbo, meron pong mga hurdles, ano po? Meron pong mga po pwedeng hindrances. Nandiyan po ang hindi mabibirong atake po ni Satanas. Kaya nga dyan po mapasok yung pong drama ng marami. Bakit ganun? Gusto kong sundin ang kalooban ng Diyos. Gusto kong gawin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya lang, bakit napakaraming hadlang? Bakit napakaraming mga bagay na pumipigil sa akin? Okay? The answer is clear. Because the devil is a lie. And the devil will try everything to stop us because the devil do not want you to accomplish the will of God in your life.
Okay? So kaya hindi dapat sorpresa kapag ka meron po tayong mga nararanasan, meron po mga atake, may mga sufferings, mga pagsubok. And that is exactly doon sa sinabi ni Paul, but none of these things move me because the context is about bonds and afflictions. And I am telling you, believers, ye and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. If you will decide to follow Jesus, expect that Satan will try his best to bother you, to hinder you. Okay? But the will of God for us is to be stable in our decision that no matter what, whatever it takes, we will just continue on, we will just go on because in our minds and in our hearts, kailangan nating tapusin ang takbo. And that is why the Apostle Paul said, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. And I believe you will all agree with me na halos wala po yatang nakapigil kay Apostle Pablo. He experienced threats, so many threats, pero hindi po siya napigil. He experienced so many trials along the way, pero hindi po siya napigil. At na-experience po niya, even thorn in the flesh. Pero hindi po siya napigil. Threats, testings and trials, and even thorn in the flesh, hindi po nakapigil yan kay Pablo. Why? Because Paul is very stable in his decision, natatakbo siya upang siya'y magtamo. Amen? So, this is about stable decision. How about in verse number 26? This is about sure direction. Sure direction. Kasi ang sabi niya, I therefore so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air. So it is good to consider the very concept of what the Apostle Paul, di ba, would like to point out when he said that. Nung sinabi po niya yan, ano ang gusto niyang ipunto? Siya po yung taong sigurista. Siya po yung taong tumitiyak. Na talagang kaya hindi niyo siya mapipigil kasi alam niya kung saan siya pupunta. You know, sometimes I'm thinking, why many Christians so easily nagdi-decide to mag-quit, di po ba? Tumalikod, umayaw, bakit po? Kasi walang clear understanding doon sa kung saan siya gustong dalhin ng Panginoon. You know what? Di ba? Ang Kristiyano po, dapat lumalakbay tayo at tumatakbo tayo by faith, knowing na ang Diyos ay may magandang pagdadalan sa atin. Tatandaan niyo po ito. Kapag ka ang focus natin at ang pagsunod natin nasa Diyos, hindi kanya dadalhin sa ikasasama, hindi kanya dadalhin sa ikasisira. Ang titiyakin ko po sa inyo, if we will follow God's direction, tinitiyak ko po sa inyo na magre-rejoice po tayo sa magiging resulta nito. Even to His people, you know what God said? For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. So ganyan po ang Diyos. Sabay ang kanyang pinili, maganda ang kanyang plano, maganda ang kanyang direksyon. Ang kailangan lang po nila, sumunod. Promised land ang gustong pagdala ng Panginoon sa kanila. Sa kontekstong Kristyanismo, sa panahon po natin ngayon, it is also good na ako at ikaw ay sumunod sa kung ano ang plano ng Diyos. Dahil kapag ka ikaw nasa kalooban ng Diyos, for sure, ang direction mo ay magiging matagumpay. Kaya nga sabi, di ba, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kaya ang paalala ng Panginoon, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and he shall return unto the Lord. Di ba? So dapat talikuran na natin yan. Yung daan ng Panginoon ang ating lakaran. Kaya nga isang bagay po na dapat itatak natin sa isip natin. Dahil nung sinabi ni Pablo, ako, tumatakbo ako doon sa may katiyakan. Kaya nga, ang tatakbohin ko yung sigurado, ang tanong ko, saan po ba ang siguradong takbo? Pagka ba ang buhay mo, inilagay mo sa kamay ng Diyos, masasayang ba ang buhay mo? So kaya nga, maraming oras na sayang, maraming talentong sayang, maraming kalakasang sayang, maraming kayamanang sayang, o sa pangkalahatan, maraming buhay na sayang sapagkat hindi po umayon sa direksyon na nais ng Panginoon. Ang dami pong pinagkakaabalahan ng tao na puro pang lupa lamang. Puro pang temporal lang. Tingnan niyo po ang mga kabataan. Sobra-sobra sa basketball.
sobra-sobra sa mga sports, sobra-sobra sa mga bagay ng mundo ito, hanggang kailan at hanggang saan yan, ang nakapag-bless yung makakita tayo ng mga young people na naiintindihan nila na ang talent nila, ang oras nila, ang buhay nila, magandang sa Diyos nila gamitin. At sinasabi ko sa inyo mga kabataan, if we will just doing the right thing, if we will just continue to obey and to follow the direction of God in our lives, ikaw ang magpapatotoo na ibang-iba ang buhay kapag ka ibinibigay at ipinagagamit mo sa Panginoon. Don't just be there. Mamaya, kumanta ka nga, pero ang gusto mo lang, ipakita yung ganda ng boses mo, hindi i-glorify yung Panginoon. Eh, suntok sa hangin yan. Baka mamaya, panay nga ang hulog mo sa offering, pero hindi naman pala yun yung ayon sa instruction ng Panginoon. Eh, suntok po sa hangin yan. Baka mamaya, tayo po ay umaattend ka ng church o nag-o-offer sa ating sariling paraan. Suntok sa hangin yan. Yun po ang nakatalungkot. Kaya sabi ko po, nawa maging blessing po sa inyo ang paalala nito, ang mensaheng ito. Hey, don't just be there. Diba? Magsuntok sa hangin. Patamaan mo ang dapat patamaan para meron pong may accomplice. Para meron po tayo, mga kapatid, na ma-accomplish at ma-achieve para sa ating Panginoon. So, sa verse 24, stable decision. Hanggang verse 25. Okay? So, verse number 26, sure direction. Kailangan lang tiyakin mo na yung naging decision mo, kalooban ng Diyos. Kailangan lang tiyakin mo na yung ginagawa mo, kalooban ng Diyos. Dapat kasi wala pong violation. So siguro po, one good illustration is this. Halimbawa po, di ba sa usapan ng goal? Sa basketball po, ang ini-scorean pagka na-shoot ang bola sa rim. Wala pong score yung dribble. Wala pong score yung pong ilang mga masasabi nating exhibition na ginagawa natin. Ang usapan sa basketball, ang kailangan bilangin yung score. Pero one thing na gusto ko pong maintindihan nyo, dahil ang inyo pong lingkod ay nagpa-basketball, okay, yan po yung passion ko po, at ang plano ko nga po noon, 6-footer, pero footer lang po ang nangyari sa akin. Kumbaga, ang sarap sana eh, kung naging 6 ako eh, ang problema ko, 6 block po ako eh, 6 na na-block, kaya naging 4-11. So, I love basketball. Ha? Nag-enjoy po ako na maglaro ng basketball. Kaya lang, syempre po, sa time na ito, medyo may edad na po ako eh. Kaya medyo hirap na hirap na rin po ako sa laro. Alam po yan, ng mga nakakalaro po, lalo na po, yung isang sports fest po namin, si Preacher Jojo, pinahirapan po ako nun eh. Dahil ang pinabantay po niya sa akin, yung mga bata, yung mga workers ng church natin, kaya markang-markado po yung mga workers na yan. Oho, alam po, si Brother Jeff, eh, talagang binantayan ako ng gusto yan eh. Kaya, tanda-tanda ako po yan. Well, syempre may edad na po ako, mahirap po sa akin na maglaro pa. Pero syempre, passion and somehow, nagkakaroon po ako ng some sort of release, nakatutulong din po sa akin para bang break ng konti. Pero sa edad ko po ngayon, hanggang mga 30 na lang po ang kaya kong gawin. Hindi po, biro lang po, baka mamaya maging suntok sa hangin po itong mensahe ko. Ano po? Dahil last time yata, 54 points yata po yun. Eh, pero kahit po naka 54 points ka sa langit, wala naman po yun eh. Ang gusto ko pong 54 points, yung gagawin para sa Panginoon. In fact, gusto ko pa po ng more points sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Okay, so ito po yung point ko. Bagamat ang score ay kung ano po o ilan po yung na-shoot, pero in principle, hindi lahat ng na-shoot ang desisyon counted. Kapag may violation sa ginawang pag-shoot, sayang. Parang suntok sa hangin. Halimbawa, bago mo isinyot yung bola, siniko mo yung mukha nung bumabantay sa'yo. Okay? Patawagan ka po ng referee. Offensive foul. Okay? And because of that, na-shoot mo yung bola, pero not counted. So, ganun din po. Baka mamaya nakakanta ka nga ng special number, pero kumanta ka na hanggang ngayon, meron ka pang kaalit, o sabihin natin may bitterness ka sa puso, o meron kang competitive spirit sa mga kapwa mong Kristiyano. At yan po sinasabi ko lagi sa church.
If you really want to make sure that every service that you will render unto God will be acceptable, so kinakailangan i-settle mo yung dapat i-settle. Kaya sa church, hindi dapat kayong magkakaaway, hindi kayo dapat parang mga nagpapaniksahan, hindi po kayo dapat nagpapagalingan, hindi po kayo dapat nag-iiringan. Dapat tiyakin nyo po na hapon nyo sa relationship natin dahil ka-plastic ka na magsaserve ka na hindi ayos ang puso mo. So para maging valid and counted ang gagawin natin sa Panginoon at huwag maging suntok sa hangin, kung ikaw ay maging special number, tiyakin mong maayos ang puso mo. Kung ikaw ay magbibigay, tiyakin mong maayos ang puso mo. Lahat ng paglilingkod na gagawin mo, make sure that your heart is right with God and even your relationship to our brothers and sisters. Para maging counted. So yun po yun. Okay? Sure direction. And then, self-discipline. What is number one? Stable decision. Verse number 24. What is number two? Sure direction. Verse number 26. And then, verse 27, self-discipline. Yes. Para hindi suntok sa hangin, matuto ka na disiplinahin mo yung sarili mo. Yan po ang eksaktong sinabi ni Apostol Pablo. Dahil gusto niyang magtamo ng gantimpala na hindi nasisira, ang sabi niya, I therefore so run not as uncertainly, so fight I not as one that beat at the air. And in verse 27, natutunan niyang disiplinahin ng sarili niya. Ang sabi po niya, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. This, I believe, is the problem of the many believers today. Yung bang hindi po natin masupil ang ating mga sarili. So, ito ay napakahalagang mensahe sapagkat meron pong kinalaman ito sa magiging pagtanggap o pagtanggi ng Diyos sa ating pong gagawin. So, it is helpful na ang Kristiyano po mag-mature para makonquer niya ang kanyang sarili, madisiplina niya ang kanyang sarili, at maganap niya kung ano po ang kalooban ng Panginoon. So kaya, nung sinabi niya, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means when I preach to others, I myself should be a castaway. Kasi hindi po pwedeng ang ating pong service in the power of the flesh. No? Hindi po pwede po. Kaya, kung magaling ka man, hindi po pwedeng magse-serve ka dahil magaling ka. Diba? You need to serve God sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So, importante po yan. And you know what? The reason why the Apostle Paul said, verse number 27, kaya niya po sinabi yan, because in reality, ang pinakamatinding hadlang sa ating pagtakbo, ang pinakamatinding hadlang sa ating pagse-serve sa Panginoon, sarili natin. Tinamad ako, sarili. Nasaktan ako, sarili. Nagtatampo ako, sarili. Hindi ako pinansin, sarili. Hindi binanggit ang pangalan ko, sarili. Diba? So, hindi ko gusto yung ginawa sa akin, sarili. Lagi po, pag hindi natin natutunan, disiplinahin ang sarili natin, mga kapatid, mga ka-feasting, maniwala kayo, hindi kayo magagamit ng Panginoon. So, if we really want God to use us and tanggapin ng Diyos ang ating pong gagawin sa Kanya, learn to discipline ourselves. Kaya nga, napaganda po nung sinabi ni Apostol Pablo kung bakit siya po ay may kukonsider po natin victorious sa kanyang pagtakbo. Kasi, we cannot deny the fact that the Apostle Paul, because of his determination, dedication, and devotion, because of his striving, mga kapatid, in the end, dumalapit na siyang mamatay, ano po ang sabi niya? Sa 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8. Okay? For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Kaya ang sabi niya, verse 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Incorruptible din po yan. Which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. You see? Now, bakit po kaya naging matagumpay si Apostol Pablo? Self-discipline. Self-denial. Yan po ang natutunan niya sa buhay niya.
Kaya yan po ang exhortation niya. Yan po ang motivation niya. Ang sabi po niya, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. And in Galatians chapter 2, verse number 20, you know, sa observation ko po, ang Galatians 2:20, isa sa mahabang talata po yan. Pero kahit mahabang talata yan, isa sa paboritong memory verse po yan ng marami. Yung Galatians 2:20, mahaba, pero marami nakaka-memorize yan. Pero kung magpapakatotoo tayo, marami po ang bagsa sa talatang yan. Okay? Napakarami pong mga Kristiyano, though they memorize Galatians 2:20, but in reality, bagsak po tayo dyan. At yan po yung talagang statement ni Apostle Paul na masasabi ko pong kay Pablo, naging totoo po yan. And it is good na tayo po ma-challenge at gawin din natin totoo sa buhay po natin ang Galatians 2:20. Ano po ba ang sabi ng Galatians 2:20? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life it's saying, now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So yan po, mga minamahal, yung natutunan niyang ipako ang kanyang sarili na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pahayag na ito ay nagsasabi lang na yung kanyang matandang pagkatao, yung siya sa usapang laman at natural ng pagkatao, yan po ay masasabi natin na isuko po sapagkat ang buhay na ibinuhay po niya ay buhay sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, ang message natin ngayong gabi ay napakahalagang paalala na tayo po para magtamo, kinakailangan po natin na tumiyak sa ating pagtakbo at sa ating pagsuntok. Don't just beat the air. Okay? Number one, this is about stable decision. Kailangan magkaroon tayo ng matibay na desisyon na anuman ang mangyari, tatakbuhin natin ang takbuhin inilagay ng Panginoon sa atin. This is about sure direction na hindi ka lilihis doon ka sa tiyakang nais ng Panginoon sa iyo. Hindi ka maglilingkod na suntok lang sa hangin. Hindi ka aawit na suntok lang sa hangin. Hindi ka magbibigay na suntok lang sa hangin. Hindi ka hahayo na suntok lang sa hangin. Hindi ka magmi-ministeryo ng suntok lang sa hangin. Titiyakin mo na magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. And then, this is about self-discipline. Because if we will not learn to discipline ourselves, believe me, it is very impossible for us na maging katanggap-tanggap sa Panginoon sapagkat sa katotohanan, ang sarili natin ang humahadlang para sa pagganap ng kalooban ng Diyos. Kaya pag hindi natin natutunang i-deny, i-disiplina ang ating sarili, hindi tayo magiging matagumpay. So kaya ngayong gabi, mga minamahal, bagamat ganito ang ating naging sitwasyon, in fact, napaka-comfortable po namin, napakaganda po ng lugar po namin, at ngayon din naman, bawat isa sa inyo, I'm sure, hindi lang po yung mensahe natin, I'm sure, nakita nyo that even the background, napakaganda po. So, kanyang kabuti ang Panginoon. Pero mga kapatid, mga minamahal, huwag nyo kakalimutan ang paalala sa edition na ito ng ating Feasting on the Divine Verses. Don't just beat the air. Okay? Be stable in our decision. Make sure of our direction. And learn to discipline ourselves. Stable decision, sure direction, self-discipline. Well, ang magiging lundo po nito, ang ating pong katutunguhan ay ang gantimpala mula po sa ating Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin. Thank you so much, Panginoon, na kami po'y nakapagtapos pa rin ng aming pong feasting sa sitwasyong ito. And I would like to thank you for this family, O God. May you continue to bless Pastor Ray Sobrabas and his family and the ministry at lahat ng gawa ng kanyang kamay. At ngayon din naman ang bawat isang nakinig ngayon. O Diyos, nawa ito po ay naging malaking paalala at pagpapala po sa bawat isa po sa amin. Ang aming pong mensahe ito ay gawin po naming gabay sa aming pong buhay, paglilingkod sa iyo, O Diyos. Nawa, Panginoon, aming pong patuloy na mahalin ang pagkakataon na ibinibigay mo sa amin
upang makapag-serve sa iyo. At sa kadunduan ng lahat, masasabi po namin, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Kaya patuloy mong pagpalain ang Feasting on the Divine Verses, patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng sumusubaybay sa Feasting on the Divine Verses, at nawa sa lahat ng ito, ikaw ang aming pong mapapurihan. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, mga kapatid, mga minamahal, muli po, mula po dito sa Mindanao, binabati ko po kayo ng magandang gabi, mapagpalang gabi sa inyong lahat. At ang aking pong panalangin ay ang patuloy na gabay ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagi-lagi ay ang ipangaral ang salita ng Diyos at papurihan walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, ingat po kayo, to God be the glory.